So, ayun mga ka-fishing, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ayun, narito tayo ngayon mga ka-fishing para gumawa tayo ng pain. Yung panibagong pain sa Matambaka. Yung tinatawag dito ay Kirikid style. Requested po ni Idol Russell Pinauhas. Idol, ito na yung request mo para malaman nyo rin kung paano ba ito ginagawa. Ayun, so mga ka-fishing, panoorin nyo lang po ang video nito hanggang matapos para po malaman nyo kung paano po ginagawa. Ayun, watch this. So ayun mga ka-fishing, ito pala ang ating mga gamitin na materyales sa paggawa ng pangmatambaka. Ito, unahin natin itong luminous tape. Yan, kulay dilaw na kalit, yung pa, asun, pula, green, at itong pakintab na skepo. Bats, gunting, kutsilyo, ito, sinulid na maroon, ito, suklay, at number 6, yan, number 6 na pantalik, at ito, number 8, inlay natin, number 8, at ito, yung clip, yan, siyempre di mawala dyan na ito palahibo ng manok. So ayun, let's start na tayo mga ka-fishing para matapos na tayo. So ayun mga ka-fishing, mag-umpisa na tayong gumawa ng pain. Yun, unahin muna natin ito mga ka-fishing, yung pula. Kuha tayo ng pula. Unang gagawin na muna natin mga ka-fishing yung pain na ano, pang alternate. Yan. Pumpula muna tayo. Unahin natin. Sunod natin yung dilaw, kunting dilaw. Yan. Gumawa na tayo nito mga ka-fishing dating pain ng ganito. Siguro po ay yung iba sa atin ay alam na kung paano 'to ginagawa. Yan. Green. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po, isundan nyo na lang po ako kung paano po ginagawa para po malaman natin kung paano. At ito, asul. Yun. Imamayorment natin mga ka-fishing ay yung pula. Lagyan natin ng pula pa para madami ang kulay na pula. Kailangan kasi magawa natin na kulay yung para naghahalo sa dilaw, nag-orange-orange na kunti ang kulay niya. So yun. Yan, ayun siya. So lalagyan natin mga ka-fishing nito. Scape lung pakintab, mga dalawang piraso lang. Yan. Sa pakintab mga ka-fishing kahit anong gusto niyo yung kulay na mailagay. Kung ano yung available nyo. So ayun mga ka-fishing, ayan na siya. Kuha na tayo ng kawil. Yan, 5-6-7 mga ka-fishing na kawil. Yun. Lagi tayo ng kawil 5-6-7. At ito. Tuloy natin itong number 6. Okay, number 6. Yun.
Yun. Maglalagay tayo nito mga kapishing, balahibo. Yan, isa pa ito mga kapishing sa sikreto natin. Yan, balahibo ng manok. Ganyan. Putulin natin. Yun. Yun. Kuha tayo ng kawil. Yan, 5, 6, 7. At talian natin ng number 6. So, ayun. Tuloy natin sobra. Yan. Ayan mga kapishing, yan. Labis na paan yan dito sa amin. Maraming itong nahuling matambaka. Yun. Wow! Dita? Congratulations! So, ayun. Gagawa pa tayo mga kapishing ng isa pa. Para ito naman, pula. Pula ang ilagay natin. So, yun, putulin natin tong labis na ano. Alisin natin yung labis. Ito, kawil. At ito, talian natin ng number 6. So, ayan, putulin natin to. So, ayun. Rest. Wow! Yan. So yun mga kapishing, tapusin lang po natin itong aking ginagawa para po tuloy-tuloy na tayo sa ating gagawin. So ayun mga kapishing, tapos na tayo sa ating paggawa ng kain sa ano, yung mga pula. Yan. Lahat. Yan. 25 piraso. Lahat. So mga kapishing, ito na, umpisa na tayo ng paggawa ng kirikid na luminous. Luminous kit natin. Ayun. Umpi tayo mga kapishing ng labi-labi na lampas natin kunti sa 1 inches. Kasi dapat yung mahaba-haba ng kunti ang pain. Yan. Ito yun. Ganyan. At kailangan natin itong mga kapishing, yung sachet. Green mga kapishing ang gamitin natin pang likod nya. Dito mga kapishing sa sachet, kahit ano pong gusto nyong kulay, okay lang yun. Walang problema yun. Ito yung gagamitin natin mga kapishing, yung may mga dilaw-dilaw. So ayun, dikit na natin dito. Dikit na natin sa luminous. Tanggalin natin yung papel. Yan. At ayun. Dikit na natin. Ayun. Yun na. Yan. Wow! So, alisin natin itong mga labis-labis. May tutorial na ako ng ganito mga kapishing kung paano ito ginugupit. Alam niyo na po kung paano ito. So ganito lang, medyo patulis mga kapishing, manipis lang mga kapishing ang gagawin natin, manipis lang yan. Ayun, ayun, yun mga kapishing. Ganito siya. Yan. So yun, umpisa na tayo mga kapishing magawa. Ito, kailangan natin ito. Cotton pads.
At ito, sinulid. Sinulid na maroon. Maroon yung mga kapising. Lagyan natin mga kapising ng sangki para yung pain niya ay hindi matanggal basta. Hindi dumulas. So, ayun. Sinulid. At ito mga kapising, sikreto sa pagtali para makagawa tayo ng kirikid. Yan. Ganyan mga kapising purma niya ha. Tandaan niyo po, ganyan. What? Makita niyo, yan, ganyan. Parang ang purma niya magiging purmang patriangle ang ano niya, ganyan. So, gayahin niyo po. Gayahin niyo lang po para po magaya niyo po kung paano, ganyan. Tapos, ang tali niya, be sure po na hindi siya angat. Ganyan. Medyo, sa umpisa mga kapising, medyo mahirap pa kung paano paggawa nito. Kapag nasanay ka na po ay madali na lang ito gawin. Kung sa inyo, may video na po tayo nito nung nakaraan pong vlog ko, episode. Nakita nyo naman po kung paano po kagbisa o kagaling ang pain na ito. Subok na po. Wow! Yan. Tanggalin natin itong sobrang mga kapising. Ayun. So, ayun mga kapising. Yan siya. Wow! Nakita nyo naman po kung paano siyang, ano? Diba ganyan oh. Lihis nga. Oh, nandito yung butas ng cotton buds niyan. Pag linagay mo dyan ang kawil, nandito ang kawil sa taas. At yung pain naman ay pababa. Ganyan. Ganyan. Kita nyo? Wow! Congratulations! Ganyan po mga kapising ng kirikid style. Yan, putulin natin. Yun. Yun mga kapising oh. Pataas yung ano niya. Pataas yung cotton buds, yung butas. So yun, gawa pa tayo ng isang mga kapising para ma-demonstrate ko sa inyo ng magiganda. Ganyan. Parang move to triangle. Ganyan ang purma niya. Tapos, talian ng sinulid yung dapat hindi siya umangat. Yan. Para magandang tingnan. Iyan. Yan, pag sanay ng mga kapising, madali na lang itong gawin. Ayun. Presto. Wow! Ayan, so, ayun mga kapising. Yan siya. So, ayun mga kapising, tapusin ko lang itong ating nagawa. Para matapos na po tayo sa ating gagawin. So mga fishing, ito na ang ating nagawa. Ayan. 25 piraso yung mga fishing. Yun. Pwede 50 piraso lahat ang ating nagawa. Pahin. Plus yung alternate natin na ano. Ito na yan. So yun, kabit na tayo mga fishing. So yun mga fishing, magkabit na tayo ng kawil. Yun, kapit na natin itong luminous na kirikid. Yan. Ayun. At ilagay na natin itong pain na kirikid. Yan yung forma niya mga kapising. Yun. Wow! Yung pansin niyo po ay lihis na lihis sa ano kawil. Yan. Parang pangitingnan. Kirikid yan. Yun mga kapising. Isa pa. Kapit na tayo ng isa. Yun. Pasok natin sa butas. Yun. Wow! Congratulations! Effective yan mga kapising. Recommend ko po yan sa inyo. Yun mga kapising, tapusin ko lang po ito.
So, ayun mga ka-fishing, ay tapos na tayo sa ating ginawa. Ayan, nakipin na natin yung mga kawil. Ayan lahat, bali 50 piraso yung lahat mga ka-fishing. Yun, mga kirikid style. At ito rin. Yun. So, ayun mga ka-fishing, start na tayo magkabit. So, ayun mga ka-fishing, mag-start tayo magkabit ng pain sa main line. Ito yung gamit natin mga ka-fishing, number 8. Yun, alisin natin ito pandulo. So, ilipat lang natin ito mga ka-fishing sa ibang lalagyan para magamit natin dito natin ilalagay yung ano, ginawa natin. So, mga ka-fishing, mag-start na tayo magkabit. Ito yung clip na gamit natin at ito na yung lalagyan. Linipat ko yung laman. So, yun, start na tayo mga ka-fishing para madali tayo matapos. So ayun mga ka-fishing, ay unahin natin na mga ka-fishing ay itong pula. Yan. Yan natin ang unahin natin yung kabit. Yun sa pagkabit mga ka-fishing ay siguro ay alam nyo na po kung paano paggawa nito. Kasi yan siya. Yung tamang pagkabit mga ka-fishing. So, yun. Isang dipa mga ka-fishing distance. Lagi natin ginagawa mga ka-fishing isang dipa. Yun, alternate naman natin mga ka-fishing ay ito. Luminous. Kirikid style luminous. Yun. So, ayun mga ka-fishing. Yan. Makita nyo. Lis sa pain. Wow! Congratulations! Ganun pa ito mga ka-fishing. Ay, nasubukan ko na po ito sa mga nakaraang kong vlog. The best talaga. Humuloy tayo ng ano nung isang vlog natin yung pagmatambaka. Nakapakilo ako nun mga ka-fishing ng 14 na kilo yung lahat. Marami pa nga eh, kasi maraming humingi ng ano pagdaong ko, maraming humingi ng gustong mag-ulam. Binigyan ko. Siguro abutin nyo ng mga 16 kilos ata lahat. Nakapakilo lang ako mga ka-fishing ng 14 na kilo. Okay na rin yun. Ilang oras lang yun mga ka-fishing sa laot. Nagpalaot ako noon siguro matatandaan ko pa ay parang 150 ng madaling araw ata yun. Tapos natapos ako ng ano 4:30 kasi yung panahon ay sumama mula ng ano, kaya umuwi na ako ng maaga pa. Pero ang nahuli ko nun mga ka-fishing ay abutin ng 16 kilos lahat. Napuno yung balde at tinding ano, kasi lahat yung isda. Nakiluan ko lang mga ka-fishing ng 14 kilo. Kaya ito napatunayan ko mga ka-fishing na the best pala itong pain na ito. Na-discoveryan ko sa aking ama nung nasubukan niya ang ganitong pain. Pinagaya naman sa akin at sinubukan ko rin sa laot at effective nga, napakagaling ng pain ito. So ayun, yun siya. Kaya ito mga ka-fishing, share ko rin sa inyo para malaman nyo rin po kung paano ito ginagawa at paano ito ka-effective. Subukan nyo rin po sa inyong lugar para po mapatunayan nyo rin po dyan na magaling pala itong pain na ito. Yun, alternate lang mga ka-fishing pagkakabit nito, pula at sunod yung luminous gaya ng dating vlog ko. Yan. So yun po mga ka-fishing ang nagawa natin. Siguro po dun sa ano, may nag-comment po kasi na medyo malabo daw yung video ko nung unang vlog ko ng nito. Pasensya na pala doon sa ano una kong vlog kasi madilim talaga doon sa bahay. Kaya nga sa mga sumunod kong vlog ay dito na ako nagbo-vlog sa ano labas. Humahanap ako ng magandang view at malinaw para ipakita ko sa inyo mga ka-fishing ng maganda. Sana po
hindi na po kayo mahirapan at maganda po ang kuha. Ayan. Malinaw po sa inyong ano. Malinaw po sa inyo kung paano po ginagawa. Yun po mga kapishing, ay gayahin nyo lang po ng kung paano po ang paggawa nito. Para po magkaya nyo po. Ayan. So ayun mga kapishing, ay tapusin ko lang po ito. At ipakita na ko una po sa inyo ang kabuuang ginawa. So ayun mga kapishing, tapos na tayo sa ating ginawa. Yun. Yung kirikid style. Yan. So ayun mga kapishing, makikita nyo po ay lahat po yan pahilis. Yan. Napakabisang paim pala nyan mga kapishing. Ngayon ko lang po na discovery. Kung hindi ko pa po nalaman sa aking ama, hindi ko pa po nasubukan na magaling pala itong paim na ito. So ito mga kapishing, yung lahat sa gusto pong gayahin ng paya nito, ayun po, gayahin nyo na lang po, step by step po itong ating ginawa para po makuha nyo kung paano po ginagawa. Wow! So, congratulations! Lahat po yan may balahibo. Parang dati rin mga kapishing, ibinago lang natin itong mga luminous tape. Ginawa nating palihis, ginawa nating kirikid style, yun. Effective na effective ito mga kapishing. May video na tayo na nito kung paano ko po ito, kung paano po ito kabisa at kagaling. Yun po, sa gusto pong gayahin ng ganito pain, gayahin nyo na lang po. Effective po ito mga kapishing. Hindi tayo dito madidihado. So ito mga kapishing, lahat yan, bali 50 piraso yan mga kapishing lahat. Yun. So ayun, para sa nag-request na si Idol Russell Pinauhas, ito Idol, ginawa na kita ng tutorial, sana ay magaya mo, step by step naman yan. Yun. So mga kapishing, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay may natutunan po kayo sa video nito, sa paggawa ng ganitong pain. Gayahin nyo lang po at the best po yan. Kakatulong po yan sa inyong hanap buhay, paghahanap buhay. So ayun, mga kapishing, sa lahat po pala ng aking mga viewers, sa mga subscribers ko na wala pong sawang nagtatangkilik ng aking mga vlog, mga video, shout out po sa inyong lahat. Hindi ko nun po kayo isa-isayin kasi hindi ko po trace yung lahat ng nanonood. So nilalahat ko na lang po, shout out po sa inyong lahat, mga viewers, mga subscribers. Thank you so much po sa wala po niyo pong sawang pagtangkilik ng aking mga video. Sana po ay suportahan niyo na po ang aking video channel. So ayun mga kapishing, sa hindi pa po pala nakakapag-subscribe ng aking YouTube channel, yun po, subscribe naman po at siyempre pakihit na rin yung notification bell para lagi tayong naka-update sa mga video pang i-upload. Maraming video po akong i-tutor sa inyo, ituturo sa inyo. Kung ano po yung mag-the best, mag-click ditong pain sa aming lugar. Kung ano po yung ano, ipapakita ko nyo sa inyo lahat. Lahat pong aking pagpapalaot na pwede ko pong ma-share sa inyong mga iba-ibang klaseng pain. I-share ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Ingat po kayo lagi. Bye-bye.